internet na naman. May panlamigad at apoy insindel ang target, pero buhay na buhay pa rin si Sindel. Bumarado na mga karayom. Oh my gulay, dinahin na maaga si Jean! At siya agad ang malasin, alam mo na bounce back with the light spinning wheel. Not ready yet, sa kanyang passive na lang. True damage, ang pinakabinato, pero mabomba ni Ana ang tumama sa dalawa. Mula doon sa Blackwater Bossing. Pinalis agad dito si Allen na nagkita kayo sa pangalan niya, naging alien, lumipad sa langit bigla. And now, that's the first two kills already for TNT Tropang Ika. Kagaya nasabi natin kanina, Reggie, together with Sindel, talaga yung magsasama dito, kailangan yung ingatan kanina pa. Now, they are not yet done. Look at Raven, pare na maraming ends sa pangalan niya. Against this elite, now the onwards. Together with the Earthstopper, nakita pa si mga pare Freddy dito. But of course, that is a quick escape coming from Raven. This is going to be very crucial for him dahil meron tayong first turn of objective on this game. First turn of objective. In terms of gold and itemization, hindi pa ganun kalaki yung malo ng Tropang Giga. TNT Tropang Giga kahit sila yung nakakuha ng dalawang kills. Pero mechanically lamang si Preti because of that heavy spin. Level 4 nga lang si Reggie. So time journey is available. That was a wasted. Heavy spin coming from Preti. No entry para dito sa kapo ng Blackwater. TNT secures the turtle easily. Grabe no. Kitang-kita mo talaga experience dito na TNT Tropang Giga eh. Kasi ganyan na ganyan yung momentum kanina pa eh. So habang nakaupo pa lang sila siguro, nagpa-plano na sila. Bago matulog kagabi, may plano na sila. So they all know Chooks is going to use this, but that is a lot of kill. In favor dito ng ating Blackwater Bossing, and that's the first kill objective na nakuha dito ng Blackwater against TNT. Siyempre, hindi papayag yung Pilipino na ganito na lang yung mangyayari. Tama. Even with the first kill na makukuha ng Blackwater, we could understand this lineup of Blackwater dahil nga scaling. Yung napili ulit nila for Chooks with that Aldous and Allen with the carry. Pero yung pressure na binibigay kasi ng TNT sa baba, walang umpay. Kahit may Serena nakasama, etong si Allen, hindi pa rin sila makakuha ng advantage because of Reggie's presence sometimes, nandoon din si Ana. Tama, sobrang laking dagong talaga na reverse time dito eh. Yung papalis ka na, kaso nakita ka nanay mo kaya pinabalik ka, ganun yung nangyayari. So talagang palis sa pauwi na, it's always being interrupted with that reverse time. This Diggy ni pareng Reggie, isa sa mga malaking problema. Parang ito, mapagkikita-kita, reunion na naman sila. But of course, Brenty is there together with Reggie as well. Nakakitaan, Zin as well, getting information para din sa Blackwater Bossing. But that's just a taunting. So this is going to be a handicap matchup. Pero that's going to be ito. Binato ng Manila doon with the eyes on you. The eyes on the prize para dito sa TNT. Sparring, three members, heavy speed, pin down two, may damage pa. Hindi pa ha-atake dito si Chooks. Patience is a virtue. Ito yung pinapakita ni Chooks TV. Huwag muna tayong matake, pre. Tama, hindi po ito yung ganito eh, no? Daipan na ito ni ano eh, daipan ni Chooks sa nagang-hospital. Sobrang dami ng patience niya. Pero ito na, nakita na maaari naging almost speaking of the time out of the world. Patience yung pare. Ay, ma-patience ba yun? Basta yung patience, yun din yun. So, of course, TNT Tropang Giga right now. Nakuha na rin naman ang information dito. Chooks right now, we're contract chase again. Pero nakatakas ang play out. Prime na lang, pero hindi ko makakak. And that's the last saver. Subic to momentum, but an easy turn again for TNT. Sabi ni Chooks TV, pare, tinetest ko pa lang. Kung gaano nakataas yung damage ko. Tama. Pero hindi pumayag doon si Emperor with the Primal Strat activation immediately. But si Del is enjoying all of the third gold plating dito sa baba. Humingi na lahat ng ginto na meron si Allen. At dahil dyan, lumubo na sabay halos sa 3,000 yung kalamangang dala ng TNT Tropang Giga. Tama, and si Del hawak niya na lahat dito. Ito yung Machine Treasure, nakuha niya, nakakamina niya kanina. So now, TNT Tropang Giga, they're fighting against Chooks, para Chooks, back me! Back me! That's the sprint, the great escape from Alcatraz, but the final slot again, on si Chuck Chooks, hindi pwede! So, life, with a cycle eye, abun na ba, Lightsaber, and Chooks is out! Chooks against everyone mula sa TNT Tropang Giga, tinawag talaga yung tropa, at eto, dinamay pa yung Serena, that's gonna be Jimbo and Chow, we have two casualty from the Blackwater Bossing. That will stop TNT from pushing it forward kasi objective pa rin ang pinaka hinahanap nila. Tama, sayang dito eh. Brandy is almost on that health. Konti-konti na lang eh. Naging late reaction star siya pare. Kung umabot sana sa doon, hindi sana siya umabot kanina. Oo nga no. May point ka alam mo. May pointless eh. Well,
Wala pa rin tayong nakikitang bawi sa Blackwater Bossing. It's TNT Tropanggiga controlling the tempo. But again, the patience of Chooks will pay later pag nakaipon siya ng tamang stock sa kanyang contracts. Tama. This is going to be a nightmare for TNT. Yun yung inaantay natin dito. Yung kotong dito ni Chooks, no? Yun talaga yung kotong na hindi mo makalilimutan. Kahit yung mga kotong mo elementary, wala ho yun. Wala ho nga masasabi yun dito. Pag nakuha na ng at least 300 or 250 stocks yung Aldo si Chooks dito. But of course, yung titropang Giga won't let that happen because of their objective taking. Kitang-kita natin kanina kung gaano sila kabilis kumilos, di ba? Sa sobrang bilis sila kumilos, those inner turns or the outer turns on the side of Blackwater Bossing is now out. Na-wipe out na agad dito ng TNT Tropang Giga. Ito yung sinasabi natin kanina ang planchado for TNT Tropang Giga. Patakin mo yung tatlo nila, hindi halos naghihiwalay. Si Ana, si Sintel, kasama etong si Reggie. Talagang patay sarado si Sintel eh. Oh, so, being a Melissa, nandun na lahat eh. Kahit wala, hindi ganun kalawak yung artillery damage na pwede mong ibigay. Pero dahil sa kanyang eyes on you, nandidil niya yun na maayos at hindi siya nagiging takot pumasok kasi alam niya na lahat ng crowd control dito ng Blackwater Bossing ay kayang linisin nung digi ni Reggie. Tama, Reggie, Sindel combination. Talagang hindi mo ano eh. Hindi mo mapipigilan itong mga ito eh. Kahit si Hook may isama mo dyan sa mga taga-pigil mo. But of course, Lance Shaker right now. Nagwala yung Pilipino. Lance Shaker na naman dito. Pero heavy short seat ladder and Jones is here. Ito sa Jumi! Makakari! Masasakit ang rayong! So, atras muna si Marin Jones again with the gang. So, hindi pa kaya si Sintel dito. Nagtatagano pa rin. Nagtetest pa rin ang damage dito ang kampo ng Blackwater Bossing. But up until when? Nila kayang tisin itong ginagawa ng TNT Tropang Giga kasi yung tropa mukhang gusto nang kumatok dito sa gitna ng tarangkahan na meron ng Blackwater. They're trying to take down this inner turrets halfway pero wala agad yung sirena. Bumikot man yung panda. Finally, Chooks Jerry is in the backline. Raymond will be taken away. We have three members out para sa Blackwater. Make it a wipeout. Sipo Kamote! Ubos po yung mga miyembro ng ating Blackwater Bossing na pasaludo na lang yung mga tropang Giga kasi lahat na pumasok sa kanila biglang ginibagiba nila and now the members of TNT Tropang Giga are looking forward to finish this game but of course Jin won't let that happen. Nandun pa rin naman yung presence sa isang sirena. They have the plan, they know who's to take down. Unfortunately, wala kay Sindel yung patong sa ulo. Wala, hindi siya yung may bounty. Tama. It was Emperor actually completely dominating the damage with the primal strike together with the bombs and coming from Ana. Sabog yung ding-dong nung lima. Tama eh, pero ito sabog ka na naman. Sarayan na damatang mo, ibigla na rafo yung sister. Kapunti ni S1, napakangat pa ng motion. And Emperors has been taken out that time. Pero may kasana. Takbo! Takbo! Alam na kayo yung lupa! Chooks with a chase! Sa pak! Ang balik sa nakalaan ay ilagan! Pero nahanap ka pa rin ni Manny Chooks at yung mga shuriken! And Chooks will get his second kill! Eto na! Well, the raid will be the Lord! Nakaka-enjoy man tingnan! Kaya lang na isahan pa rin ang Blackwater dahil nakuha ng TNT yung Lord! Tama! So, bukong Israel na ba? Israel is coming back to town pa para sa Blackwater. Dahil nakatansya mo na ba? Para nakatansya mo na because Chooks is online right now. Meron ng internet sa kanila. At ayan ang gising-nagising namin i-message na yung mga kalaban na tropa. Of course, the Lord is on their side. TNT Tropang Giga right now looking forward as well to finish this game as soon as possible. But Reggie is just on the point. Talagang ano yun, hindi niya iniintindi. Hindi niya iniintindi ito. Yung damage sa ako na binibigay ng Blackwater sa kanya. Tama, pinalik na lang tinari dito si Chooks. Tamang sprint na lang muna habang sinasalubong nila yung Lord. They're trying to actually melt the Lord before it touches the base turret. Minimize nila yung possible destruction na pwedeng gawin dito ng TNT Tropang Giga. Pero pumupuwersa na dito ang TNT. Wanna break the base turret inside. Rockway connecting. No damage at all. Atas ng konti ang TNT naman sa may abangan. Dito sa kanilang mga minion at ang mission ay nakuha na nga ang kanilang tarangkahan. Exactly na naman dito TNT Tropang Giga right now. Kompleto may lumang mami ang Brunda. Pero depensa rin naman naman. Nakano mga bossing niya Blackwater kanina pa. Hindi nila inayaan dito na bumasip sa taas at sa baba. And that's the middle turret only taking down para sa TNT Tropang Giga. That's the best thing they can do, I guess. But of course, with the pressure that they have right now, the differential dito ng ating gold network, eh, pwede pa nalang bilhin dito against Blackwater Bossing. Nothing is impossible sa mundo ng MLBB kung sa basketball, bilog ang bola. Ay. Kahit 20-30 yung tambak kayang bumawi. Tama. Sa MLBB, oras lang ang kailangan mo. And that time,
siyempre it depends to you, to your defense, kung paano mo papahabain. At ito yung hinihintay ng Blackwater Posseng. We are already seeing the contracts. We are already seeing the damage from Chooks TV. Whenever you wanna target somebody, like for example, Ana or Sindel, kaya-kaya na niyang patayin eh. Ang magiging problema lang dito is how are they gonna interact as a team? Kasi may time journey, the heavy speed, yung mga controls nila, naninigate, at pag-usapang firepower, hindi nila kayang sumabay. Hindi pa talaga kaya. And of course, what's going to be the sandbag here for all those grooms and also the DPS damage from the Melissa ni Sindel dito? Hindi kasi ano eh, hindi makakilos ang isang Aldous. Aldous is a close engagement hero. Kailangan yung kotong niya, magkalapit talaga kayo. Hindi mo naman pwedeng ipera padala yung kotong mo eh. So hindi umaabot yung kotong niya. Kailangan face to face eh. Face to face talaga yung kotong niya. Ito yung mga in-fights na fighters. Kailangan talaga git-gitan. And probably we also need to bait out and enforce out yung time journey ng maaga para yung heavy speed mag-connecta. Yeah. Remember, the rough waves is a threat. So if you're gonna force Reggie to use that time journey para doon sa rough waves or sa oddity, siguro doon magugulo yung rotation na meron din itong kampo ng TNT Tropang Giga. Yeah, well, of course, we'll find that out. And we have an upcoming Lord objective again. This is another opportunity para sa TNT Tropang Giga. Natapos yun ang larong ito. So so far, right now, Blackwater Posseng is what I call is giving a good defensive strategy against the members of TNT Tropang Giga, and 50 seconds away pa hinahantay natin dito for the Lord objective. And so far the differential on the gold is 7,000. If there will be a big turnaround of event here on the side of Blackwater Posseng, isang malaking dagok to para sa TNT Tropang Giga, dahil nga yung mga hero ng Blackwater Posseng, once they wipe out the TNT Tropang Giga, medyo matagal din the timer natin dito. Matagal na nga, pwede ka na mag-status eh. Oh. Right? Dahil nga makabahaba na rin yung laban natin. Tama. And again, the peak of potential, aside from the Aldous that we're talking about, yung peak of potential ng Blackwater Posseng is threatened. That rough waves, kung makuha ng rough waves na yon, ay either si Ana or si Sindel. Sino yung sasandala nila for damage? Yes, you're gonna have that specific damage coming from the Lilia, pero pag naubos na yung stacks niya at tinanggal na rin yung kanyang black shoes, pwede na siyang maging vulnerable. Magwa-white shoes na siya. Diba? Diba yun, pare? Magiging vulnerable na siya from the attacks coming from Blackwater Posseng. So, ang magiging susi talaga dito, ang pinaka-initiator will be that Candida. Yeah. He needs a proper and a very accurate combo to eliminate someone. Yeah, dapat as much as possible, lagi dapat wala si Reggie kung mag-attempt ka dito. Because with that single time journey, that petrify will just be neglected. So at the same time, even the go away, hindi mo maabutan dito ng ano eh, ng rough waves mo eh. So ang laking dagok pa rin para sa isang Kalita. Para kasi ano eh, parang yung Kalita Guinevere din eh. Oh. So you need a control combo para lang talaga makapitalize yung rough waves. Sama. And ODT together with the Prayer of Ocean, kailangan tumama yung tatlo. Yun. But if you have that rumor item, syempre yung kanyang blessing, pwede-pwede, kayang-kaya. Ang problema nga lang, sabi po nga, Petrify is being neglected and being avoided together with the Prayer of Ocean. So Reggie is the pain para dito sa kampo talaga. Yeah, ako sa kanila talaga i-take down na si Reggie as much as possible. As soon as possible, as soon as they can. Because Reggie's skills are really a big factor on this game. Kasi nga, the time journey alone, even the reverse time, can easily interrupt the attempt nagkagawin dito ng Blackwater Posseng. So kung ano man yung plano nila sa isip nila, sira na agad because of those skills. Kaya, but you're actually risking it as well. If you're gonna take down the roamer, that's his job. No, hanggat magawa niya yung trabaho niya, basta save yung kanilang damage dealer like Ana and Sindel, kanila pa rin pwede yung panalo. Pwede mo take down. Pwede mo take down. Kanilang jungler, kumbaga napakasarap ng buhay ni King Jasro dito eh. Oh, di ba? You don't need that damage. No, that you're sometimes na hinahanap sa'yo as a fanny, being a utility this time, nakukuha niya, nagagampanan niya yung trabaho niya, getting all of those objectives, and now, we're about to see another Lord. So if King Jastro secures this Lord, this could be the key for victory na para dito sa TNT Tropang Giga. Tama, pwede na tapusin agad. The differential right now for the network is really too far if they will be able to take this Lord. Well, let's see what's about to happen here. TNT Tropang Giga right now together with Blackwater Posseng are both waiting for this Lord objective onto this game. 10-49 scoreline though.
hindi na ganun kaano eh. Importante dito yung scoreline natin. Yung importante dito, kailangan safe na safe ka. Para ito, nakilala na the heavy speed is there. Titik-tik sa baler. Pero may suntok, may kodong pati jokes. And that's a contract will end. Endo na, para kay Emperor sa time. But this is an opening right now for the TNT from Giga to take this tour. So earlier was not a mistake, sabi ng Blackwater Bossing. That's fair trade. Kanina si Ana yung kapalit ng Lord. Ngayon, etong si Emperor naman. 20 seconds is the death timer for Emperor. If Emperor will not be able to help the team bago pa makalapit doon sa base turrets or sa base na mismo ng Blackwater, hindi pa tapos yung laban. At nakita mo naman, that's an edict na mabilisan lang tinunaw ng kapo ng Blackwater Bossing. Yeah. We're talking about damage. Meron na ang Blackwater. Tama. You can't underestimate the capability of the shredding machine dito na si Paring Allen at si Paring Chooks. No? So now, this is the push for the win para sa TNT Tropang Iga. But we cannot underestimate as well the defensive capability na meron dito ang Blackwater Bossing. Here we go, ladies and gentlemen. This is a level 2 Lord para dito sa ating laro. So in mid-park on the scheme, Reggie right now on the front line. Nagpakita na malibo dito yung itlog niya. And of course, here with the team, Emperor's right now. Parang Earth Shatter, pero wala na namangan, wala na nahuli sa kala. Fredo pagsak na yung taas, nakakago na tori nila. Dalawang tarangahan na nabuksan dito ng TNT Tropang Giga. Nakakago yung panda, heavy speed na gagamitin sa gabay. Siyempre, ang time journey. Ayun na naman, nawala ang rusan sa mapa, pero ito nakita si Raven. Ako na link down na, ipayani na. Pilipino ang inuna dito ng kapo ng TNT. And make it true, as Chooks TV goes down as well. We only have 3 members right now para sa Blackwater na sa kanilang depensa. Sama ni Earth Shatter, patapangin yung panda, pero itama niya ginagalit para mahalas sa wala. Pero ito din siya, kinapag din ang mapa. Alan has the damage, pero tingnan mo naman kapisong buhay. Laban sa lima, TNT secures the game. Wow, TNT, Tropang Giga, really are just focusing on